Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhing Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kalugdan mo kami at pagbigyan na makamit ng kaloob mong karagdagan upang sa maalab naming pananalig, pag-asa at pag-ibig, kami mamalaging tumatalima sa iyong kautusan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Eksodo. Ang mga Israelita ay nakarating sa ilang ng Sinai noong ikatlong buwan nang umalis sila sa Ehipto. Mula sa Rephidim, nagpatuloy sila sa ilang ng Sinai at nagkampo sa tapat ng bundok. Sinabi ng Panginoon kay Moises, magsasalita ako sa iyo mula sa makapal na ulap nang naririnig ng mga tao upang sila'y maniwala sa iyo habang panahon. At sinabi ni Moises sa Panginoon ang pasya ng mga tao. Sinabi ng Panginoon kay Moises, sabihin mo sa mga tao na humanda sa pagsamba sa akin ngayon at bukas. Kailangan laban nila ang kanilang mga kasuotan at humanda sa makalawa sapagkat ako, ang Panginoon, ay bababa sa bundok ng Sinai para makita ng mga tao. Kinaumagahan ng ikatlong araw, nagkukulog sa bundok at salasalabat ang kidlat. Ang bundok ay nabalot ng makapal na ulap at narinig ang isang malakas na tunog ng tambuli. Lahat ng tao sa buong kampamento ay nanginig sa takot. Pinangunahan ni Moises ang mga tao papunta sa paanan ng bundok upang humarap sa Diyos. Ang bundok ng Sinai ay nababalot ng usok sapagkat bumaba ang Panginoon sa anyo ng apoy. Pumailan lang ang usok tulad ng usok ng isang pugon at ang mga tao'y pinagharian ng takot. Palakas ng palakas ang tunog ng tambuli. Nagsalita si Moises at sinagot siya ng Diyos sa pamamagitan ng kulog.
Ang Panginoon ay bumaba sa tuktok ng bundok ng Sinai at pinakyat niya roon si Moises. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Pinupuri ka namin, Panginoon, Diyos ng aming mga ninuno. Karapat dapat kang ipagdangal at dakilain magpakailanman. Purihin ang iyong banal at maluwalhating pangalan. Nararapat purihin at ipagdangal magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Purihin ka sa iyong banal at marangal na tahanan. Lubhang karapat dapat kang awitan at dakilain magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Purihin ka na nakaluklok sa maringal mong trono. Karapat dapat kang awitan at dakilain magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Mula sa iyong luklukan sa ibabaw ng mga kerubin, nakikita mo ang kalaliman, ang daigdig ng mga patay. Karapat dapat kang purihin at dakilain magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Purihin ka sa buong sangkalangitan. Karapat dapat kang awitan at dakilain magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Magsitayo na po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, lumapit ang mga alagad at tinanong ni si Jesus, "Bakit po ninyo dinadaan sa talinhaga ang inyong pagsasalita sa kanila?" Sumagot siya, "Ipinagkaloob sa inyo na malaman ang mga lihim tungkol sa paghahari ng Diyos. Ngunit hindi ito ipinagkakaloob sa kanila, sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa at mananagana, ngunit ang wala, kahit ang kakaunting nasa kanya ay kukunin pa. Nagsasalita ako sa kanila sa pamamagitan ng talinhaga, sapagkat tumitingin sila, ngunit hindi nakakakita, at nakikinig, ngunit hindi naririnig ni nakakaunawa. Natutupad nga ang sa kanila ang hula ni Isaias na nagsasabi, "Makinig man kayo ng makinig, hindi kayo makauunawa. At tumingin man kayo ng tumingin, hindi kayo nakakikita.
sapagkat naging mapurol ang isip ng mga ito. Mahirap makarinig ang kanilang mga tainga at ipinikit nila ang kanilang mga mata. Kung di gayon din sinsanay, nakakita ang kanilang mga mata, nakarinig ang kanilang mga tainga at nakaunawa ang kanilang mga isip. At nagbalik loob sa akin at pinagaling ko sila, sabi ng Panginoon. Mapalad kayo sapagkat nakakikita ang inyong mga mata at nakarinig ang inyong mga tainga. Sinasabi ko sa inyo, maraming propeta at matuwid na tao ang nagnasang makakita ng inyong nakikita. Ngunit hindi ito nakita at makarinig sa inyong naririnig. Ngunit hindi ito napakinggan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Sa atin pong ebanghelyo ay tinanong si Jesus na kanyang mga alagad, Panginoon, bakit po talinhaga ang mga ginagamit po ninyo pag kayo po ay nagtuturo sa mga tao? Ginagamit po ni Jesus ang talinhaga para ay lubos na may unawaan ng mga tao ang sinasabi ni Jesus. At sinasabi niya, nakikinig nga, hindi naman nakakaunawa. Kaya ginagamit niya ang mga talinhaga para lubos na maisip ang mga nais niyang sabihin. Sabi niya, nakakita pero hindi naman napapansin. Mga tao na nakikita ang mga kababalaghan at kabutihan ginawa ni Jesus pero hindi naman sila naniwala. Mga nakarinig ng pagpapahayag ni Jesus pero hindi pa rin naniwala. Kaya ginagamit din ni Jesus ang mga talinhaga bilang pamamaraan din ng pagpapahayag na ang mga tao na nakakakinig sa Kanya ay maniwala at sumampalataya. Tayo ho bilang mga Kristiyano ho ngayon, sana buo ang pananampalataya natin kay Jesus. Sana ang ating pananampalataya sa Kanya ay buo. At pag sinasabi po nating buo, sa Kanya tayo lubos na nagtitiwala. Sa Kanya tayo lubos na nanalangin. Sa Kanya tayo lubos na nanampalataya. Kasi kung gusto natin dumago sa pananampalataya natin bilang mga Kristiyano, ang niyayakap natin ay ang ating pananampalataya kay Jesus. Sa Kanya tayo lubos na nagtitiwala. Kaya po titignan natin ang kwento ng Ebanghelyo, ang mga taong lubos na nagtitiwala kay Jesus, tinatalikuran ang kanilang dating pamumuhay at sumusunod kay Jesus. Tinatalikuran ang kanilang dating gawain o yung kanilang mga old habits, tinatalikuran nila yon at sumusunod kay Jesus na may panibagong buhay. Kaya magandang imbitasyon po sa atin o bilang Kristiyano na sa ating pagdanais na sumunod kay Jesus, kailangan talikuran natin ang mga old habits natin para buong sumunod sa Kanya. Kasi kung minsan, kung yung mga dati nating gawain, baka ito pa yung pumigil sa atin na lubos na sumunod kay Jesus. Alam naman natin yun kung ano ang kailangan nating baguhin sa sarili natin eh. Nakakasiguro naman ako na alam natin ano yung gusto nating baguhin. Anong gusto nating i-improve sa sarili natin para lubos ang pananampalataya at pagtiwala natin sa Diyos. Hingin natin yung grasyang yun sa umagang ito na gabayan tayo ng Diyos. Bigyan tayo ng lakas na talikuran ng mga ito at sumunod sa Kanya na may pagbabagong buhay. At ito po ang ginagawa ni Jesus sa pamamagitan ng mga talinhaga ay hindi lamang ipahayag ang mabuting balita,
kung hindi himukin din ang mga nakikinig sa Kanya tungo sa pagbabago ng buhay. Kaya po, ito po ay paanyaya sa atin lahat. Tinatawag tayo na mahal na pong Jesus Nazareno sa pagbabago ng ating buhay. Talikuran ang mga dating gawin at gawain at sumunod sa Kanya ng may pananampalataya. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, tinuturuan tayo ni Kristo sa pamamagitan ng mga talinhaga. Si Kristo ang naghahasik ng mabuti, ng butil ng salita ng Diyos. Tumugon tayo sa Kanyang gawaing ito sa ating pananalangin sa Ama. Ang ating itugon, Ama ni Jesus, pakinggan mo kami. Ama ni Jesus, pakinggan mo kami. Ang simbahan sa mundo, naway maging katulad ng mayamang lupa na nagbubunga ng tig-100. Manalangin tayo. Ama ni Jesus, pakinggan mo kami. Ang mga pinuno ng mga bansa, naway mamuno sa pamamaraang kalugod-lugod sa Diyos at sa sambayanan, manalangin tayo. Ama ni Jesus, pakinggan mo kami. Ang mga mananampalataya, naway magkaroon ng higit na malalim na paggalang at pagmamahal sa Diyos at iwaksi ang paglapastangan at kawalan ng galang sa pangalan ng Diyos. Manalangin tayo. Ama ni Jesus, pakinggan mo kami. Ang mga may sakit, naway makadama ng kapangyarihang nagpapagaling ni Kristo. Manalangin tayo. Ama ni Jesus, pakinggan mo kami. Ang mga namayapa, naway masiyahan sa liwanag, kaligayahan, at kapayapaan sa kalangitan, at mapalakas ng salita ng Diyos ang mga nabibigatan sa pagkalumbay. Manalangin tayo. Ama ni Jesus, pakinggan mo kami. Amang makalangit, tulungan mo kaming makilala ang butil ng iyong salita na nahasik sa aming buhay. Huwag nawa kaming masilo ng mga alalahanin ng mundong ito. Bagkus maging maliksi kami sa paglilingkod na sa iyo upang makapamunga kami ng mayamang ani. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Tayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay
sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, lahat ng iyong mga paghahaing ipinagutos noong araw ay iyong pinagtibay sa isang haing hantungan ng tanan. Tanggapin ang ginaganap ngayon ng iyong mga lingkod at basbasan mo ito ng kabanalang gaya ng iyong kaloob sa mga alay ni Abel na lubha mong ikinalugod upang ang mga handog ng bawat isang nagbigay para sambahin ang banal mong ngalan ay magkamit ng karagdagang mong kasiyahan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming mga pangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikinalugod mong likain ang sanlibutan na iyong pinagbabago at idinarangal sa pamamagitan ng iyong anak na kinalulugdan. Kaya't utang na loob ng iyong mga itinatangi at na mga banal na kapiling mong lagi ang iyong paghiliw at pagkakandili. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Usana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Usana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian.
Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa. Ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo. At isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po.
mga paalala sa mga nagsisimba. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, manatili kang kapiling ng iyong sambayanan na ngayon pinapakinabang mo sa iyong sariling buhay at gawin mo kami pasulong na makahakbang mula sa dati naming pagkamakasalanan patungo sa pagbabagong nagdudulot ng iyong kabutihan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga may daladala nilang imahin at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag, na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran, bilang Panginoon magpas sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng ating mapagmahal na Diyos, ang Ama, at ang Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Tumayo kayo, taglayang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka na Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo.